kaibayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Sa linya po ng aming telepono si ang tagapagsalita po ng Metro Manila Council and at the same time ng General Manager ng MMDA, walang iba kundi si Sir Jojo Garcia. Sir Jojo, good morning. Hi, good morning Sir Erwin. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig po at taga-subaybay niya po. Opo. Yung mga kababayan natin kasi aya MECQ na raw. Eh ang utos ni Pangulo bago mag-anong unang araw ng ECQ, magbigay na ng ayuda, eh MECQ na. Hindi pa rin mga naibibigay ang ayuda sa ibang mga lungsod, sa mga barangay dito po sa Metro Manila. Ano ho ang plano ngayon, Sir Jojo? Okay, unang-una po, meron pong memong lumabas dyan. Ano? Kaya nagkaroon po ng konting kalituhan. Opo. Yung sinasabing 15 days, no? Tapusin. No? Oo. Pero nakalagay po talaga sa circular is, pagtanggap po ng Notice of Cash Allocation, yung NCE po sa LGU, you have 15 days to start start the distribution. Alright. Ngayon po, actually po, kaya nga po nakalagay din po dyan, by December, pag hindi nagamit yung pera po, ibabalik po yan. Ano? Pero of course, hindi naman natin paabutin ng December to. Alam naman natin, kailangan ng mga kababayan natin to. Kaya lang po, nagkakaroon po tayo ng malaking challenge sa Sir Erwin. No? Nagbulong kami ng mga mayors. Kasi as of last Friday, I think 6%, Saturday, 6% pa lang. Mm-hmm. Or 8% pa lang ang nadidistribute. Nag-report po si Secretary Vince Tison kagabi at mababang porsyento pa. No? Ang nagiging natin challenge po kasi, pag minadali natin po, magkakagulo po ang mga tao. Tama. No? At mawala yung minimum health protocol. Kaya nga po nagkakaroon din isa ng konting lokohan na makukuha nga ayuda, mamamalengke, pagkain, wala nang panlasa. So we really need to do this very, very strategic po. Kaya nga po yung mga basketball court, kung may minimum health protocol, pwede dyan pamigay. Kung kaya, kung house to house naman, eh medyo yung mga ibang barangay po talaga dito sa NCR, iba-iba po na configuration. Ano? May barangay tayo na ang population 20,000 at may barangay naman tayo ang population 1,000 lang, yung maliliit. Ano? Mm. So kung maliliit yan, mas madali pong i-discreet yan na house to house. Mm. Pero kung malalaki pong barangay, talagang malaking challenge yan. Kaya nga po nung nagpulong kami, most probably po, no, susulat kami na yung hindi po deadline, Sir Erwin, no? Kasi wala naman talagang deadline dahil nakalagay nga is upon receive of MCA, you have 15 days to distribute at makapag-start. So, ang tinansya po ng mga mayors natin, siguro, hanggang mga 30 to 45 days, baka kaya natin pamigay ito ng safe. No? Pero may mga LGUs din po tayo, ginamit naman yung, let's say, yung mga GCash, yung mga Paymaya, mas mabilis po yan, ano? At may iba naman ginagamit financial institution. Pero makakaasa po kayo kahit ang ating mga mayors talagang gustong-gusto nila. No? Sabi nga no, isang mayor ng meeting namin, sa kanya nga gusto niya makabigay ang dilabukas kung kakayanin. Ang problema talaga baka mawala yung saysayan ng ating lockdown. Hmm. Kung dahil po sa ayuda, eh, magkakagulo po at magkakawaan. Alright. Pero ang kadalasan na problema ngayon, okay, naintindihan ko ho, Sir Jojo, na iniiwasan lang po natin na magkahawaan dahil yung influx sa mga kababayan natin. Pero ang primary problem po ngayon, Sir Jojo, yung karamihan sa kanila, wala sa listahan, sir. Ang sabi, sinusundan lang namin. Doon kayo magreklamo sa grievance committee ng DSWD. Pagpunta sa DSWD, pababa sila sa LGU. Hindi, LGU na ang may hawak niyan. Eh, ganun daw, pinagpapasapasahan sila. Ang problema daw kasi, ginamit yung unang listahan ng SAP. Ang daming hindi po nabigyan doon. Pag OFW, ang may kaanak na OFW, hindi binibigyan. Pag retired o senior citizen, dahil may sariling bahay, pero ang umaasa lang sa mga anak, bigay ng mga anak, yung mga anak wala rin trabaho. Hindi rin binibigyan dahil bahay na bato. Yung the same problem na narinig natin noong SAP 1 distribution, eto na naman, hindi nabibigyan or kulang, Sir Jojo. At tama po, Sir Erwin, no? Sa pinag-usapan din nga po ng mga LGs, sabi nga natin, walang sapat na tulong. Ano? Kahit gano'ng kadami yan.
kukulangin at kukulangin yan. Sa right. dami po talaga na nangangailangan. Right. Pero yung listahan po talaga nang galing po sa DSWD yan, mm-hmm. ang naging basis sila is number one, yung priority, yung SAP 1, mm-hmm. yung waitlisted, mm-hmm. yung 4-piece, yung kaya pahabulin ng 4-piece, yung mga ganyan po, no? Yan po, ang nag-gay po talaga dyan, national government. No? Mm-hmm. At nag-meeting po ang DSWD dyan, ang DALG, para ibaba po yung si LGU. Based on that list, yun po yung sinusunod ng ating mga LGUs. No? Mm-hmm. Ngayon, ang binigay naman po ng DSWD, kung dati po ay nasa 75%, nilagdagan po nila yan ng 80% mm-hmm. nung mga low income, no? Hindi po ng population yung low income. Kaya nga po, kaya may mga listahan na binigay si LGU na pag may natira pa, ito yung susunod na priority. No? Talagang inuuna lang po talaga yung, of course, alam natin na Sir Erwin, lahat ng tao kailangan ng tulong. Pero based on the list po na binigay ng DSWD, ito yung mas nangangailangan ng tulong. Ito yung talaga mahihirap dati mga kababayan. Pero ang problema, sir, paano raw pagkakasyahin? Kunwari, lalo po sa mga depressed areas, ang isang pamilya dyan, anim, apat yung anak, lima, si tatay, nanay, pang-anim na. Ay, ang bibigay lang po 1,000. Paano pagkakasyahin yan? Ang MECQ natin hanggang end of the month. Opo. Opo. Ang alam ko po, no, 1,000 po per individual, pero 4,000 maximum per family. Meaning kung kayo Pero paano to, Sir Jojo? Hindi po nasusunod, sir. Marami po kaming natatanggap pa rin araw-araw dito po sa Facebook ko po, Facebook page, dito sa ganitong barangay, ganung barangay, hindi lang po limited sa Caloocan, QC, meron, Maynila, halos lahat po ng mga lungsod sa NCR, pare-pareho ang problema na 1,000 lang ang binigay, do single mom siya, mayroon pa nagsabi, dahil hindi kasama yan, dahil yung mga anak mo, may sanggol ka na anak, at saka 3 years old. Sabi ko, ano yan? Mga aso pusa yung anak, kaya hindi... Kasama po, ang bata nga po, kailangan natin bigyan din niya kasama sa bilang. Kaya nga po eh. May gatas yan. Oo. May daddy po yan. Exactly. Alam? So, yan po, alam, nai-report na rin po natin sa DALG, no? Kung lagi ko po kausap si Yusen John Malaya, nasa jurisdiction po nila yan. Okay. Ang sa atin lang, yung mga mayors po natin, talagang kung kaya lang talaga lahat bigyan, gagawin po niyan. Ang maganda lang po, yung iba pong mayayaman na syudad, may dagdag po, no? Na ililista. Na, alam naman po natin, sinabi ko kanina, there's no such thing as enough or sobra. Mm-hmm. No? Kahit anong tulong po ibigay natin, lagi kulang po yan. Tama. Ang naging prinsipyo lang po ng mga mayors natin, kahit pa paano, natulungan tayo ng national government kesa wala. Alright, no? Alright. Yung po yung importante nun, kesa yung resources po ng LGU, gagamitin nila, kahit pa paano po, malaking tulong po yung naibigay ng national government. Kaya nagpapasalamat po tayo, no, sa national government, sa ating mahal na Pangulo, kay President Duterte po. Magandang umaga, Yusek Dancing, sir. Magandang umaga, Ka Erwin. Opo. At natin yung mga followers. Magandang umaga rin po. Sir, ayuda. Okay. Humingi po ang ilang mga alkalde ng extension dahil medyo nahihirapan ho sila sa dami ng mga tao ni kababayan na hingi ng ayuda. Bibigyan po ba ng extension o hindi, Yusek? Kasi pangalawang linggo, going on the third week na ho tayo. Tapos tuloy-tuloy itong MECQ hanggang katapusan ng buwan. So, what's the deal ho rito, Yusek? Opo, Sabado pa man din, nag-request na niyan si Chairman Abalos sa amin. Alright. During the IATF meeting. At mukhang pagbibigyan naman po natin kasi on the practical side, mukhang hindi nga talaga kakayanin palang 15 araw para makapag-distribute ng ayuda sa ating mga kababayan. I think as of today, nasa 11% pa lang po tayo, no? Sa mm-hmm. NCR at saka dun sa apat na probinsya. Mm-hmm. So maring pagbigyan po natin sila. Ang importante po, kahit hindi madaliin, basta mabigyan po yung bawat kababayan natin itong ayuda, dapat po yun ang pinaka-objective. Alright. Sir, we're receiving same problems, same reports from the first, ika nga, bigayan ng ayuda last year, yung first SAP. Hindi nakatanggap ng ayuda dahil nakatira sa bahay na bato, ang anak OFW pero wala naman daw trabaho, o di kaya wala sila sa listahan. Kung meron man sa listahan, isa lang dahil kulang na roon pera para mabigyan ang lahat. Hindi kayang bigyan lahat ng tigpo 4,000 ng mga pamilya pag 4 or more, 1,000 na lang daw muna magtiis-tiis. Ano ho, paano ho ito aayusin, lahat ng ito, Yusek?
Lahat po yan na bumababa at nakukuha pong sa tinatawag nating mga grievance and appeals committee ng bawat lokal na gobyerno. Opo. Naka-set up po yan. No? Before ho, nag-start yung Ayuda, meron na ho silang ganong appeal. Mm-hmm. So ngayon, binabantayan ho namin, kaya nga po si OIC Bernie Florese, eh, mula pa ng isang linggo, inatasan kaming bumaba talaga para personal namin nakikita yung nangyayari. At pag na nakaka-encounter ho kami ng ganitong problema, automatic kinakausap po namin itong mga opisyalis ng lokal na gobyerno para itama yung mga hindi mga maling practice nila sa baba, no? At naitatama naman yung mga listahan, siguro yan ang bagay na kailangan talaga i-complain para ho ma-update yung listahan nila sa lokal. Mm-hmm. Marami ho tayong na-encounter niyan sa baba, pero pilit po nating tinatama naman as the day goes by. Sir, ang mga bata counted, di ba sir, kung kahit na sanggol pa lang ito, kasi may mga dalawan hong report na natanggap ko na sinasabi, sa Caloocan din ho yata, ang sinasabi, minor pa naman yung anak ko, baby pa lang yan, nag-daddy pa lang, not counted. Not counted ba ang sanggol, sir, sa bilang? Actually, based ho yan sa population eh. Hindi talaga yan, kasi population, kasama na ho dyan yung mga ipinanganak, no? Mm-hmm. So, basta nasa datos po siya, mm-hmm, at naipasok po sa SWD, makakasama po yan. Ang punto lang po dito, ang ginagamit po nating listahan kasi yung listahan sa SAP 1, nadadag sa SAP 2. Tapos so, binibigyan po ng pagkakataon din yung lokal na gobyerno na magdadagdag dito sa mga taong tinatawag natin na indigent sector. So, posible po, depende po sa assessment po yan ng lokal na gobyerno kung isasama po nila. Pero mga bata, dapat to bilang ho, di ho ba? It's part of count na kailangan bigyan ng ayuda dahil kumakain din naman ho yan, Undersecretary, sir. Opo, kasi nga po sa populasyon, kasama yung mga bata sa computation. Right, simple right. Simple lang ginawa lang computation eh. Total population ng isang lokal na gobyerno times 80%. Uh-huh. So yun po yun ang pinaka-computation. Pero priority po yung mga nasa listahan. Okay. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.